Foi um pouco. Não era um pouco, tá? Um pouco o sapo. So yun po, meron po tayong pag-uusapan. Ito po ay iba't ibang uri ng tao pagdating sa inuman. Yo, okay. Una natin sa listahan, yung mga taong present sa inuman, kaso wala naman pang ambag. Lasing ka na kahit wala kang pang ambag. Pero okay yun. Okay lang yun. Kasi, sana maintindihan natin yung ibang tao na ganun. Kasi mayroong mga priority minsan sa buhay na pinagkakagastusan. Siyempre, yung taong yun, gusto lang mag-happy-happy. Gusto lang kayo makabanding. Sana intindihin nyo natin yun. Sunod! Yung mga taong basag trip. Yan, mga basag trip. Alam mo, nagkukwento yung isang tao na kanyang love life na example, heartbroken, ganyan. So, ikaw naman, basag trip. Ang ginagawa mong comedy yung romance. Eh, nadun na tayo sa point na papayuhan natin yung tao. Alam mo yun, ginagawa mong comedy. Pero okay lang yun. Kasi at least, kahit yung tao nasasaktan sa sitwasyon na kanyang nararamdaman, at least, napapasaya natin sa inuman. Diba, mga kapatid? Pangatlo, yung mga taong mahilig kumuha ng lighter. Yan, panghihilig nyo. Yan, hihiram kayo pero ibubulsa nyo. Yan. Pwede naman siya ibalik. Pero may kalimitan talaga mga tao na nalilimutan nilang ibalik. Siguro, o hindi ko alam. Sobrang kalasingan siguro. Hindi na ibabalik sa may-ari. Siyempre, sisindi ka, bababa mo lang. So, minsan, nasasanay ka na sisindi ka, bubulsa mo, di ba? Oh yeah. Pang-apat. Ito, malupit to, malupit. Pang-apat natin, napakalupit. Ito yung mga taong pinainom mo na, tutulugan ka pa. Ito malupit talaga. Bahay mo na, ginawa pang tulugan. Alam mo yun? Minsan naman, kahit ako, kung ako tatanungin nyo, mas maganda na rin yung nagpapatulog ka. Kasi, in safety ng tao na, syempre, malayo pa yung kanyang uuwian. Siguro, hindi niya kayang mag-drive ng motor. Kasi baka maya mag-wigil sa doon. Kaya, mag-wigil sa doon. Alam mo yun. Safety na rin ng tao na mas maigi na rin tayo magpatulog ng mga tropa natin, mga kaibigan natin, mga kapamilya natin na malayo sa kanilang mga bahay-bahay. Panglima. Ito, kung may mas malupit, ito, sobrang lupit. Masarap yung pulutan, alam nyo na. Ginawang ulam. Ulang na lang ubusin. Sipin mo, yung pulutan mo ha. Dapat aabot hanggang sa dulo dapat siya aabot ng inuman. So ikaw, wala pa sa kalahati yung naiinom nyo na sa bote, ubus na. Kasi mas marami pa yung ulam doon sa kanin. Alam niyo yun. Pero, in a way na, nakakatuwa rin naman yung mga ganong uri ng tao na malakas sa inuman, mga ganyan, malakas sa pulutan. Alam mo yung dala ng saya ng tropa kapag nagbuklod-buklod kayo. Nagbuklod-buklod kayo. Mamimiss yung samahan. Doon yung
doon yung nyo kayang balikan yung memories, doon yung kayang pag-usapan yung mga magagandang ginawa nyo sa nakaraan, yung mga malulungkot, yung aksyon, heavy drama, yan. Yan yung the best scene ng buhay natin sa mga Pilipino na yung nakasanayan natin yung saya ay nakikita rin sa inuman. So mga kapatid, medyo na nawiwigil-wigil na ako, medyo tama na rin, oh. Hindi, joke lang. Sana na-enjoy kayo. Based on experience lang naman sa buhay ko, sa buhay namin, ito yung mga taong uri ng tao na nakasalamuhan namin sa buhay. Ito yung mga taong napakasaya. Napakasayang kasama. Minsan, kailangan natin talagang limitahan yung ating pag-inom kasi siyempre masama din sa ating kalusugan, pero masaya pag nasa inuman ka. Bye-bye.